Halos isang buwan matapos kumpirmahin ng Malacañang na paiimbestigahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang di umano'y sobra-sobrang travel expenses ng hepe ng PhilHealth. Tinanggal na sa pwesto si PhilHealth OIC Celestina de la Serna. Mahigit 600,000 pesos na travel allowance, 152,000 na bayad para sa pagdalo sa meetings at mahigit 140,000 na iba pang allowance. Kabilang daw ito sa mga natanggap ni De La Serna noong 2017 na pinuna ng COA na tila hindi raw naaayon sa COA circular. Sa isang sulat ni Executive Secretary Salvador Medjaldea, ipinarating sa Board of Directors ng PhilHealth na itinatalaga ni Duterte si Dr. Roy Ferrer bilang Acting President and Chief Executive Officer ng korporasyon. Miyembro ng Board of Directors si Ferrer. Ilang oras matapos ilabas ng Malacañang ang appointment paper ni Ferrer, nagdaos ng Black Candle Vigil ang ilang empleyado ng PhilHealth laban sa di umano'y hindi maayos na pamamalakad at polisiya ng pamunuan nito. Noong 2016, ang aming loss ay 215 million. But in 2017, it was reported na 4 billion lang daw ang loss. So still, 200% loss pa din. Left out kami during the time of De La Serna. In fact, we were oppressed. We were harassed. Tapos ang mga benepisyo namin ay natanggal pa. Ayon sa mga nagprotestang PhilHealth employees, tinatanggap daw nila ang pagkakatanggal kay De La Serna. May panawagan naman sila sa bagong PhilHealth OIC. I hope he will learn from the mistakes of Dr. De La Serna. Na sana makita niya na ang mga empleyado ay mahalagang bahagi ng korporasyon sa pag-implement ng program. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni De La Serna. Sa isang statement naman, sinabi ni incoming PhilHealth OIC Roy Ferrer na paghuhusayan daw niya ang pagiging public servant para sundin ang mandato ng PhilHealth at ni Pangulong Duterte. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.